Hello guys, welcome back to my channel. So this is CEO Edna. So today, just want to make a tutorial about po sa bills payment enrollment. Okay? So, gagawa po ako ng video kung paano po natin i-enroll ang ating BDO account through bills payment. Okay? So ngayon, punta ka lang dito sa application. Okay? So punta ka muna dito sa App Store kung Apple po ang gamit po ninyo. And then go to the BDO. And then, ngayon po is ilagay nyo po yung inyong account. Okay, and then go to the password. Okay, and then log in. And then, kung nakapunta na po kayo dito sa account po ninyo, punta ka na dito sa More. And then, click nyo po Enrollment Services. Okay, so sa enrollment services, punta ka na ngayon dito sa enroll company biller. Okay, so ngayon, hanapin mo muna dito yung company biller. Okay, and then hanapin mo international marketing group. Depende po kung anong company ang gusto nyong i-enroll sa inyong BDO account. Okay, so dahil ako po ay gusto kong international marketing group. Okay. Kasi gagamitin ko po ito sa aking Kaiser bills payment. Okay. International marketing group. International. Yan. Kikita nyo ito guys. International marketing group. Okay. So ngayon, punta ko dito sa subscriber name. So, gusto ko i-enroll yung aking account, yung account ng aking husband. Okay? So, Joey Cabatas. Yan. Ngayon po, ay mali, sorry. Dito is lagay natin subscriber number. Sorry. So, dito ilagay natin is Joey Cabatas. Okay? So, dito po sa subscriber account number, punta po tayo sa ating Kaiser account. Okay? So, punta po sa kanyang Kaiser account. So, nandito po yung kanyang policy number. So, sa policy number, ang gagawin ko po, i-copy-paste ko. Copy. And then, punta ako ngayon ulit sa BDO. Okay? So, ngayon, gusto ko ilagay dito yung kanyang policy number. Okay? Yan, hindi siya makapi. Sulat ko na lang siya. Yan. Okay. So, isulat ko po yung kanyang account. Policy number 80880. Lagyan nyo po ng dash. Okay. So, 1000. Dapat po 5 number. -88179 88179-00. Okay? So ngayon, ilagay ko dito yung kanyang pangalan para sa aking palatandaan. Joey Kaiser monthly payment. Okay? So, nakikita na po natin guys. Okay? So, International Marketing Group, subscriber number is yung policy number. Sana huwag kayo magkakamali dito. Kasi pag nagkamali kayo dito, mapupunta sa iba. Okay? Or mawawala yung pera mo. Kaya dapat kopyahin nyo yung tamang policy number nyo. Ganyan po ang format. Okay? So, ngayon po, i-click na po natin yung continue. And then, next is continue. Successful na po siya. Okay? Successful na po yung ating na-enroll na company, International Marketing Group. Okay? So, screenshot ko na lang para meron akong proof. Okay? So, ngayon po, gusto na po natin i-set, okay, ang ating monthly payment, auto-debit. Kumbaga parang auto-debit na siya. Monthly na magbabawas sa inyong
account. So pwede po 'yon. Kung gusto mo naman monthly ikaw yung gagawa ng transaction, pwede rin po 'yon. Pero mas gusto ko po kasi na ano po, na auto debit na. Okay? So punta ka ulit dito sa iyong account. Okay? And then punta ka dito sa pay bill. Okay, hanapin mo ngayon yung company. Okay, so from saan manggagaling ang perang pera? So dun sa account ko, account ni Joey, yung joint account. So ngayon, ilagay ko na dito yung in-enroll ko na company. Okay? So hanapin ko ngayon dito, ito po yung in-enroll ko na company. Okay? So i-click ko po 'yan. Kung nakikita nyo po dito sa payment schedule, sa payment schedule, may nakalagay po na immediate or i-schedule mo siya. Okay, nakita nyo, immediate, later date, so regular schedule date. So, i-click nyo po yan and then hanap po kayo every month. Okay, so kung gusto mo daily, weekly, monthly. So, gusto ko po monthly. Okay, click ko yung monthly and done. Ngayon po, dito ilalagay ko siya September. Okay? And then hanggang, ilagay ko muna hanggang December. Okay? So, ang payment ko ngayon is naka-schedule siya hanggang December monthly. So, every 10th of the month. Okay? Every 10th of the month. So, tingnan ko ngayon yung due date ng aking husband. So, ang due date po niya is every 18th of the month. Okay? So, wag nyo naman i-exacto, guys. Wag nyo naman i-exacto. Before the due date naman ang ilagay nyo. Okay? So, ngayon, ang ilagay ko po is every 15. Okay? So, ilagay ko every 15. Yan. So, dahil gusto ko hanggang December lang, so 2020. Okay? So, pwede nyo ito 2025. So, depende po kung ilang kailan nyo gusto. Okay? So, ilagay ko mag-e-end siya September to December 2020. So, ito po, magbabawas po yung aking BDO account every 15 of the month. Okay? So, pag okay na po, i-next nyo na siya. Okay? So, ilagay mo na dito yung monthly payment. Okay? So, 2591. Okay? No, 2941. Wait lang guys, yung monthly niya. So, no, 2941. So, ang maibabawas po sa account ko na BDO, sa account ko dito, ang maibabawas is 2941 every 15th of the month, starting po ng September 15. Okay, every month po yan. Okay, so ilagay ko dito, Joey Kaiser Subbay monthly. Bakit ko siya guys nilagyan ng remarks? Kasi every 15th of the month, pag binawas na po nila, magsisend po sa email nyo. Meron kayong confirmation sa email. Okay? So, yun yung proof ninyo na nabawasan na yung account po ninyo. Okay? So, ngayon po, i-continue na po natin. Okay? Nakikita nyo po. So, pwede nyo po yan i-screenshot. Okay? So, pag continue nyo, confirm. So, ayun na po. I-screenshot ulit. Yan. Nakita nyo po ba, guys? Yan. So, ganun po siya. So, ibig sabihin po, wala na po tayong problema, hindi ka na mag-alala kung nabayaran mo, hindi ka na mag-alala na lumagpas ka sa due date mo, ganon. So, hindi ka na mag-alala kasi nakaset na po. Okay, so mag-alala ka na lang, dapat may fund ang account mo, may laman po ang account mo sa BDO. So, this, ayan, kung nakikita nyo po guys, may email na ako na proof na na-enroll ko na po ang International Marketing Group. Okay? So, ngayon po, hindi lang po ito applied sa Kaiser or sa International Marketing Group, kundi pwede rin po yan guys sa mga iba't ibang company. Depende po yan kung anong company po ang gusto po ninyo. Okay? So, ngayon, tingnan po natin ulit some more. Kung gusto nyo, sample lang. Tingnan natin yung mga iba't ibang company. Okay? Yan.
So tingnan natin, company, marami guys, napakarami. Ayan, napakarami guys, o, iba't ibang company. So ngayon, paano na kung halimbawa gusto ko pa mag-enroll ng another account pero sa International Marketing Group din. Gusto ko i-enroll yung account po ng mga kaibigan ko, ng mga kamag-anak ko. Pwede po 'yon. Kung paano po ang ginawa niyo sa una, ganun din po ang gagawin po ninyo sa pangalawa or mga iba pang ninyong mga gustong i-enroll. Basta importante lang po iba yung pangalan, of course, pangalan nila, and then yung policy number din nila. Okay, so I hope guys na nasundan po natin. Okay, so thank you so much!